So ayan mga kaibigan, welcome to my bakuran, ang bakuran ni Inday Lai dito sa Canada. So ganito po yung ating bakuran mga kaibigan, so ganyan yung kanyang sistema. Siyempre marami silang mga bulaklak, ayan, para marami tayong mga honeybees na pupunta at dadayo at magpupulinate ng ating mga gulay. Ayan po ay sunflower na kulay puti, parang yellowish siya, parang hinika siya. Ayan po ay sunflower na maliliit kumpara dun sa aking mga maraming sunflower na mga malalaki. At dito na area, yung side ng ating bakuran, pagpasok mo, entrance po ito. Mga bulaklak po yung inyong makikita kasi kailangan po natin maglagay ng mga bulaklak dyan para maganda po sa ating mata at panghikayat po ng ating mga kaibigang mga honeybees. Ayan po sila, nanggagandahan po yan. Ordinaryong bulaklak lang po yan, kung tutusin pinagsama-sama ko lang para mas masaya, o diba? Kasi pag mas marami, mas masaya. Ayan po ay sinya lang, napakasimple pero napakaganda nila. At yung ating pong bakuran is pinuno ko po yan sila ng mga sunflowers sa paligid. At dito na side is meron tayong mga ayan, yung mga binibenta kong mga puno ng pine tree. Ayan, binibenta ko po yan, tag 15 lang po yung sako niya na tinanim ko po din sa may sako. Nagdi-DIY po tayo niyan kasi hayawat na lang na meron tayong income. Ayan, nakalagay lang po iyan sila sa sako, ayan, para hindi na ako bumili ng kanilang mga sariling paso. Pero maganda naman at nabuhay naman sila. Ayan sila, oh. At meron tayo syempre dyan malunggay na parang malapit ng mamatay. Ang ating malunggay na nakatanim sa sako. At andito naman is nasa sako din yung ating atyal. O diba? Yan po yung mga laman na aking mga bakuran. Is halos DIY po yan. At yung ating patatas. Tapos meron tayong repolyo din yan sa sako, o diba? Lahat po yan mga kaibigan na pwede pong itanim sa sako, kahit anong gulay po pwede pong itanim sa sako. And dito naman yung ating kamote. At dito na area, ang area na tayo ngayon is yung ating opo. Yung opo natin na napaka cute. Ayan po sila, hinarvest ko na po yung iba dito at meron pa natirang tatlo. Ayan, cute ng opo na yan. At dito naman din, katabi lang din niya is yung ating talong. Yung talong naman natin na kulay puti, Amerikano po ito kasi maputi. So yung talong po na yan is nakalagay lang din po yan sa sako. DIY lang din po yung ating talong. At saka dito na side is meron mga gumagapang na pumpkin. Ayan, mga galang pumpkin lang yan sila dyan. Malapit na din yan silang maglaano. Ayun, amoy mga baby na yung mga pumpkin natin. Ayun, oh. Mga giant pumpkin yan. At pupunta tayo dito naman sa may gilid na area. Siyempre nandyan yung aking dugi-dugi, si Marty. Hello Marty, say hi to them. At andyan yung aking bodyguard sa Canada. Kailangan niyang bantayan yung bakuran nila eh, kasi maraming mga squirrel tsaka mga mamot yung kumakain ng mga gulay natin. At saka yung squirrel is nag-harvest po yun siya ng kamatis. At dito na side, puro yan sa sako, mga patatas po yan. At dyan repolyo. Yan dito, patatas. At saka dito, ayan, meron tayong sunflower na malaki. Ayan. So, papasukin natin yung dyan na area. So, babalik na naman tayo dun sa entrance kasi natapos na. At saka meron tayong ligaw na kamatis na maraming bunga. Ayan, yung mga ligaw yan dyan. Yung mga ligaw na kamatis ko, ang dami nilang bunga. At syempre, dahil Pilipino tayo, hindi nawawala kapag may bakuran. Syempre, merong lutuan. Ayan yung ating lutuan dito. So dito ako nagluluto ng aking mga nilalafang. Kapag summer, dito ako nagluluto ng aking tuyo at mga isda. At hala, nalaglag. May nalaglag tayong bunga ng atsyal. Nalaglag siya dito. Ayan, may atsyal tayong maliit dyan na may bunga. At dito, hala, puro yan naman mga sunflower dyan. At saka dito sa may balde, nakatanim naman yung ating mga lemon. Dito lemon, tapos may kamote din dyan sa gilid. So nagtatalbos po kasi tayo ng kamote. At dito naman na area na side is yung ating grapes. Ayan, meron tayong kulay green na grapes na hindi pa yan sila ready pero ang dami lang nilang bunga. Ayan, oh. Ayan. O diba, tsaka yung ating mga matatangkad na sunflower na napakaganda. So ayan po yung sunflower na yan is parang medyo may pagkamaroon. At dito naman niya area is yung ating nalagayan ng mga pagkain ng ibon with matching pa DIY galon ng sabon na punong-puno ng mga bulaklak. So ganyan po yung ginagawa, DIY lang tayo mga kaibigan. Ayan. O si, diba, maganda din naman siya, diba, kahit naka-DIY lang. So maganda na po yan, punuin ninyo ng mga bulaklak at mga
gulay yung inyong bakuran. So, dahil siya bakuran, dahil doon na yung bahay namin. Yung bahay namin, yung doon lang sa gilid. Kaya bakuran talaga siya. At dito, nandito naman siya, may mga, meron tayong mga asparagus, meron tayong kangkong, meron tayong mga broccoli. Si Marty, Marty! No! Pala! No! Sot da mon jardin! No, at nandiyan naman yung magandang sunflower. At dito naman yung ating, hindi ko pa alam anong klaseng broccoli ito. Hindi pa siya namumulaklak. At dito naman sa ating DIY box. DIY box ito kasi, yung kahoy na ginamit ko is, libre lang yan. At mga carrots po yan. Punong-puno po ng carrots. At dito naman yung ating beetroot. Yung beetroot natin na marami na rin yung laman. At marami na akong nabigyan ng mga gulay natin at marami na rin akong naitinda, o diba? Meron ka ng pagkain sa inyong bakuran, meron ka pang pagkukuhaanan ng inyong maliit na income. Andun yung mga maraming sunflower. Siyempre, hindi nawawala yung ating apple, o diba? Kasi nasa Canada tayo, kailangan merong apple, pero this year pangit yung apple, nalaglag. Ayan, so dito na area din is mga beetroot at dito mga beans na iba-iba ang mga kulay. Meron tayong kulay violet, meron din tayong kulay yellow. Ayun, may mga bunga yung mga beans natin. At kahit tuwa-tuwa din ko na yung beans natin, marami pa rin yung bunga. Ayan, kaka-harvest lang today. Ayan, no, marami silang mga bunga yung ating mga beans. Ayan, malalaking mga beans. At dito pa na area is beans din yan dito. Ayan, galain na natin lahat ng ating garden, ha. Yan, so nakita nyo ba yan? Beans din yan. O diba, maganda. So marami po akong klase ng beans sa aking garden. Ayan, ang ganda ng mga beans na yan. At saka kahit malalaki na yan, malalambot pa din. So ayan, o mga ganyan. Masarap ito kainin kasi malutong tapos malambot. At dito, mga beans din ito. Ayan. Umakit na yung ano. Hinarbisan ko na rin ito kasi binigyan ko yung anak niyang aking asawa. Tsaka ayan yung mga beans na yun, magaganda, malalaki. Ayan, umakit na siya doon sa may sunflower. Tapos aakit na siya doon sa may apple, yung ating beans. At dito, beans din ito dito. Ayan, pinuno ko yung paligid ng sunflower. Kasi para maganda. Ayan, nagbubunga, ano na mga bunga ng mga sunflower. Is tumanda na. Ayan, mga beans din yan. Ayan. At saka doon naman is yung beans natin na ready na siya to harvest. Ayan, oh, yellow na yung mga ano niya. Kasi hindi ko hinarvest. Ang kukunin natin sa ating beans is yung mga buto. Yung mga buto ng beans yung ating kukunin. Ayan, oh. Ayan. Mayroon na yan siyang mga laman, mga buto yan. Mga buto ng ating beans yung ating kukunin. At saka, ayan. Hanggang doon yan. Maraming beans yan doon. So, babalik tayo doon sa loob ng aking aking greenhouse. So, yung aking bakuran is puno-puno po siya ng mga halaman. Hindi ko alam kung ilang klase ng halaman. Saka dito meron tayong mga atsyal, meron din tayong mga andito yung ating mga sibuyas na kulay puti at kulay pula. Ayan, no, malaki na yung sibuyas natin, oh. At hindi pa yan siya ready. Nag-umpisa pa lang silang lumaki. At dito nagtanim ako ng bagong lettuce. Dito, lettuce dito. Bago lang yan. At andito yung ating mga sitaw. Ayan, mga sitaw. Tapos mga malalaking kamatis dyan. Ayan, mga sitaw natin. At saka meron tayo ditong mga kamotitap. At andito yung ating atsyal na naman na may bunga. Ayan, may bunga din siya, oh. Ayan, may bunga din yan. At saka yung mga talong natin dyan. Hinarvest ko na yung bunga niyan. Nasitaw natin, ayan, oh. Kumano na sa lupa yung kanyang bunga. At meron tayong mga sili. Ayan, maraming mga sili. Ayan, mga sili. So, ganyan yung ating view ng ating bakuran. At nagdidilig ako sa aking greenhouse sa loob. Ayan yung ating greenhouse. Sa gilid lang din ng ating bahay, sa bakuran lang natin, na punong-puno ng kamatis. At dito, kamatis din ito sa gilid. Ayan, punong-puno din siya ng kamatis. Ayan yung kanyang bunga, o diba? Tsaka yung aking pong bakuran, na aking garden sa aking bakuran is malinis yan. Kailangan malinis para makita natin yun, mga ahas, kung nasaan ba sila naruroon dahil maraming ahas dito. Ayan, meron pa tayong pasita, o diba? Ayan, kompletos regados po yung ating garden. Ayan yung mga kamatis na malalaki. Ayan, mga kamatis. Diba? Ayan, so ayan pa, ano natin yung malaki na yan. So, isang piraso lang ng kamatis, kahit mga ano mo na to, mga isang lutuan mo na. Sobra pa nga kung hindi kayo gaano man sa kamatis. Ayan. Tsaka dito, natumba na yung ating green peas. At kung makikita ninyo, andyan yung aking sunflower na pinakita kanina.
At nandiyan yung ating green peas. Hinarvest ko na yan pero marami pa rin tira. Kung makikita nyo, ang dami pa rin yung tira. Oh, ayan. So, kailangan ko pa yan siyang harvestin kasi marami pa talaga ang mga tira. Tsaka sa gitna niyan may mga bulaklak yan. May mga pabulaklak tayo, may mga pazinya tayo at yung ating sitaw from Philippines. Kasi galing po sa Pilipinas yung ating sitaw. Ayan. So, pupunta tayo dun sa may kabilang side ng aking garden. Hindi pa po tayo tapos. Ayan. So, ayan po yung itsura dito sa may gilid. Ayan. So, ganyan yung kanyang itsura na punong-puno ng sunflower. O, diba, maingay siya kasi nasa gilid siya ng highway. At dito naman na area is marami din yan. Ayan. So, ito yung ating gulay naman ito, nakakaiba. Ayan, masarap po yan, napakasustansya. Isang DIY plot din po yan na iisang klase ng gulay. At dito naman is yung ating mga atsyal na mga maliliit na iba-ibang kulay pero maraming bunga ang isang puno. Ayan, puro yan atsyal dyan. Maraming mga bunga yan. So, hindi pa lang ganong halata kasi hindi pa naghihinugan yung mga atsyal. Ayan o, ayan. I-focus natin yan. Atsyal, o diba? Ayan yung mga bunga niya. Mga maliliit lang yung puno niya. Pero ang dami niyang bunga. Ayan, o. Diba? Ang dami niyang bunga. Ayan po, atsyal din yan, o. O, diba? Ang dami niyang bunga. So, yun pong atsyal na yan is kulay yellow or kaya kulay orange. Ayan. Tapos dito na area is puno din ng sunflower yan. Siyempre, meron tayong nakakagapang na naman dyan na ano, no? Gumagapang na upo at saka pumpkin. At dito na area din is maraming mga marigold akong tinanim para hindi tayo putaktihin ng mga aphids. Yun po. Ayan po. Marami akong tinanim na marigold. At saka meron tayong mga sili. Ayan o, mga sili natin. Marami yan. Mga sili, mga atsyal dito na side. At dito rin is yung ating mga DIY na mga bulaklak na nakapatong sa may gulong. At dito na area din is meron din siyang isang naka-DIY na box. Ito ng broccoli naman yan siya na hindi pa namumunga. At ayan yung ating marigold na malaki. So ganyan po yung view ng ating barakuran, mga kaibigan. Tsaka syempre hindi pa nagtatapos yung ating garden dahil meron pa tayong mga container at saka yung mga ano natin sa paso. So mga ano po yan, mga siling green, mga siling panigang, mga siling labuyo, ayan, mga atsyal na iba-iba din. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Tsaka may mga jalapeno tayo. At syempre, hindi mawawala yung ating siling labuyo, ano, kasi masarap iyan sa tinola. Ah, ayan yung mga siling green na yan. Ayan yun sila. Diba, ang dami nilang bunga kahit nasa ano lang, nasa container. So, ganyan na ganyan. Diba, ang ganda kapag yung bakuran ninyo is punong-puno ng gulay, diba? Hindi na kayo bibili talaga sa ano, sa palengke. Ako po pag summer po dito, yung bakuran ko punong-puno ng gulay at buong summer po hindi po ako nagbibili ng mga gulay sa grocery. Mahal din po ang mga gulay dito at meron din po tayong malunggay. Tatak Pilipino, hindi nawawala yung malunggay, di ba? At saka, diyan naman yung ating mga luya. Tang gamot sa panuhot, luya, may luya din po tayo. Ayan, luya. Tsaka meron din tayong turmeric dito. At saka syempre meron na naman tayong kangkong. Ayan yung kangkong natin. O, diba? Buhay na buhay. Kapag nagsisindigan ako, diba? Oy, sarap na sarap ako dyan kasi may kangkong ako kahit konti lang. Tsaka yung ating saging. Na hanggang ngayon na hindi ko maintindihan bakit mukha pa rin siyang saging. Hindi man siya namunga. Ayan. So, anyway, saging naman yan. Bahala sa dyan. At saka andito po yung pa-entrance ng ating bakuran. O, diba? Ganyan yung entrance ng ating bakuran. Yan. Sana mag-enjoy kayo na manood ng aking bakuran dito sa Canada. At papasok tayo ngayon sa greenhouse natin. Pagpasok mo pa lang, meron tayo nakabungad na gulay with matching bulaklak na orange. Pero kapag nalaglag na yung bulaklak, nagiging gulay. Ayan siya, diba? O, diba? Ang ganda-ganda. Tsaka ayan. Ayan siya. Yan, yan po ay runner beans na malalaki po talaga yung beans na yan. Malalaki ito, hindi pa ito ready, maliit pa yan. Kapag hinarbisan ko lang kasi ito kanina lang kasi may binigyan nga tayo, ano. So ito po ay medyo matanda na, kung makita nyo buntis na siya, juntis na. Yan, marami pa yan, bunga, ayan o, oh, madaming bunga yan, o, oh, yan. Kapag maano na yan, masarap. Malutong, yum yum yum, gulay, o diba? Saka sunflower na naman, punong-puno ng sunflower. At saka syempre may dalawa tayo dyang linya ng senya at meron tayong pa social, paapak na bato. Pagpasok mo sa greenhouse, yan yung bubungad sa inyo. Yung ating mga kamatis na maraming mga bunga, o diba?
Ah, sarap. Siyempre, dito na mag-umpisa. Meron tayong ampalaya. Ayan, ampalaya. Mga atsyal, mga sili, at meron tayong patola. Ayan, may bunga na yung ating patola. Isang puno lang po yung patola ko, pero ang dami niyang bunga. At saka, ang laki niya na, ang ngando na siya. Ito pa, yun, patola din yan, ang laki-laki. Hindi ko siya naiintindihan bakit ganyan siya, galit na galit. At yung kawawang sunflower ko, namumulaklak na din sa gilid. Ayun, no? Gusto niya nang lumabas. Ayun pa, may mga bunga pa doon yung patula natin. Ayan. So, ganyan po yung sistema ng aking bakuran dito sa Canada. At meron tayo syempre yung sitaw dito sa loob. Ayan, mga sitaw ko, may mga bunga din yan. Malago-lago. At yung ating okra. Ayan. So, ayan yung ating bakuran nilay dito sa Canada. O, diba? Ang saya-saya kapag meron tayong sariling grocery. Grocery na po yung tawag ko sa aking garden dito sa aking garden dito sa Canada, kasi halos lahat po ng pangangailangan ko is nandito na, kaya grocery talaga siya. Grocery. At nagtanim din po ako ng bawang, pero hindi ko na nabidyuhan kasi yung bawang natin is naha-harvest siya within ganun, mga kaibigan. So sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking bakuran tour dito po sa Canada. At ako nga po pala ang inyong Inday Lai, ang inyong Madam Gulay, nagsasabing kapag may itinanim, may kakainin. Bye! Ingat hanggat sa muli. Bye!